Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw meron tayong review. So meron sa ating nagpapa-upgrade ng laptop kasi sobrang bagal na itong ito. So ang gagawin natin, i-upgrade natin siya gamit ang SSD. Okay, so papalitan natin yung hard disk niya na SSD. Ito. So nag-order tayo sa Lazada at buksan natin. So ito ay 120 gig lang. So ito lang yung gusto ng ating customer. Ayan. Okay, ito yan. Buksan natin. So itong SSD na ito na 120 gig ay nagkakahalaga na 1.4. So nagmahal na siya. Dati kasi mura lang siya. Okay, so paano natin siya i-upgrade? So ang gagawin natin, baklasin mo natin yung likod. Ano? So ito ay Acer. So dito ang makikita yung kanyang model. So Acer ES1-432 series. Okay, so ang model niya is N16Q8. Okay. So, upgrade na natin. Atin mo nang ikabit natin to. Okay, so, ganito. So, kunin natin yung ating pangkalag. Okay, ito yung ating pangkalag. So, dapat meron kayo nito. Kung gusto nyong mag-upgrade, kung gusto nyong mag-open ng ganitong laptop. So, meron itong set of screw na pwede natin magamit dito para ma-open natin siya. Wait, magagamitin ko. Yeah. So, sa Lazada ko lang dito binili. Kaya nila magtingin kung anong gusto nyo brand or style. Yan. So, paano natin ito sisimulan? So, ang ibang laptop, lahat dapat ay tatanggalin mo itong mga tornilyo para ma-open mo o para makuha mo yung kanyang hard disk. Pero itong laptop na ito, tulad ng ibang model, ito yung tanggalin natin para makuha natin yung hard disk niya. Ano? So ito lang yung mga tornilyo na ating alisin para makuha natin yung hard disk. Ano? So maswerte tayo kasi ganito to, hindi natin ito tatanggalin ng buo-buo. Ano, okay, so simulan na natin. So yan, so natanggalin natin itong cover ng memory niya, and then ito na yung kanyang, okay, so hindi nakikita sa camera, i-move natin pataas, okay, so ito yung kanyang memory again, and then ito yung kanyang hard disk, ito yung ating papalitan nitong SSD, ano? So makikita mo dito, ayun o, 10 times faster, okay, so yan, 120 gig. So, mas mabilis siya 10 times dito. Kaya, ang recommended ko kapag may gustong bumili siya kanilang computer, yun ang sinasabi ko, upgrade natin sa SSD para bumili sa inyong laptop. Okay, so tama-tama kasi ito ay 4 gig RAM. So, sakto-sakto siya. Ramdam na ramdam natin itong
upgrade niya talaga ito. Okay, so after mo tanggalin itong cover, ito naman ang iyong alisin. So may mga tulungin nyo din ito. Ayan, tanggalin natin para mailipat natin yung hard disk dito. Okay, so kapag sigurado kung wala ng mga tornillo, so ito, meron siya ditong plastic. Dito mo lang siya bubunutin, hihilahin mo siya, yan, ganyan. Then, tulungan mo ng daliri. Ay, ako, sorry, meron ko pala dito isa, kaya hindi natin madala. So, yan. So, natanggal natin lahat din. Hilahin mo lang siya, ayan. So, kapag kito mo, so, yun. Ganun siya, kanina na, ayan, nasa ganito. Okay, so, kung meron yung mga plastic na ganyan, ayan yung hihilahin natin para mali siya. Okay, so, yun, tanggal na siya. And then, kapag ganyan na, so, kunin natin to, buksan natin. Okay. So, ito na. Nakuha na natin yung ating SSD. And then, ito yung ating hard disk. Okay? So, hindi mo siya basta-basta ilalagay dito. Okay? So, ang gagawin mo, meron tong housing dito. Tatanggalin mo yan. Tatanggalin mo yan. At ililipat natin siya dito. Okay? Tanggalin natin. Talaga ang sukat ni hard disk and then ito si SSD. So, magkasing laki lang talaga siya. No? Yan. So, magkasing laki lang siya. So, ito Shiba. Ito ay Kingston. Okay, so ilipat na natin. Yan. So, kapag ibabalik mo, ito naman yan. So, siguraduhin mo lang na tinignan mo yung orientation dito. Ano? Kung paano mag-shoot sa dito sa slot na to. Okay, then kapag ganyan na ilagay mo na, then turn it ulit natin. Okay, so yan, good na siya, naibalik na natin, and then insert na ulit natin siya dito. Okay, so yan, swap na swap, diba? So makikita mo, wala na siyang gap, and then after nyan, ibalik natin itong mga tornillo na ating inalis. Okay, so yan, so good na tayo, fix na. After nyan, ibalik natin itong cover. Kung paano mo siya inalis, so ganun mo lang din siya ibabalik. Okay.
ngayon, okay na tayo. Natapos nating palitan tong luma niyang SSD. Ngayon, sunod na step, pag napalitan natin yan, is to reformat. Okay, so i-reformat na natin ito ngayon. At kung hindi ko pa maalam na mag-reformat, meron tayong video kung paano mag-reformat. So meron tayo ditong reformatting series. So ilalagay ko ang description nito below para matutunga kung paano mag-reformat. Ano? So madali lang yon, simula sa paggagawa ng bootable device na gagamitin natin dito. And then ang sunod niya is the reformatting series na ano. So ito ang ating gagamitin na flash drive para dito sa laptop na ito. Ano, so, atin na itong i-reformat and then panoorin mo lang yung ating video para matuto ka mag-reformat. Okay, so that's end our session kung paano mag palit or mag-upgrade ng hard disk using SSD. Papalitan natin yung ordinary hard disk. Okay? So, yun lamang at maraming salamat sa inyong panonood. So, sana meron kayo natutunan. Goodbye. Thank you.